kung magkakatotoo man, that is a big plus for us. At least kahit pa paano, ito, legit na magaling. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Sabi ni Snow, to those saying fake news ako, can we just say that they're trying to control the story muna para hindi mapurnada? You don't know what's happening behind the scenes, and if you are one of those who doubt my credibility, be my guest. Stop following my post and don't believe any news that will come out using my name. Again, my track records speaks for me, and I just don't double check my facts. I counter check and even to subjects themselves. So if you think Coach Charles Chu is hitting for my update, you're dead wrong. I don't earn from a post, so I don't care. Time always proves me right. Para naman kayong mga bago ng bago. Gusto nyo resibo? Hanapin nyo ulit post where this news flash was quoted. Goo haters! Ina nyo. Sinong unang gusto mag-react dito? Ano ba to? Alam mo kasi, ako magsasagot. Alam mo kasi, let KQ, siya mismo magsalita dyan. Kasi wala naman problema kung na-invite siya for the NBA Summer League or what. Kasi sa akin, ha, he deserves it. Totoo yun. He deserves the hype itself kasi ang ganda na pinakita niya doon sa strong group. Mm-hmm. Pero yun nga, let him answer it. Siguro after the tournament na lang. Kasi para sa akin, ha, hindi naman dapat natin kailangan madaliin about KKQ. Remember, ang Summer League malayo pa. Okay? At hindi ko kontra dyan sa Summer League yan, at NBA na yan. Hindi ko... All I can say is, siguro after the tournament, yun, pwede niyo sagutin. Diretso kung talagang nilapitan ba siya ng scout? Hindi, syempre, hindi, ano yan, si ano, KQ, hindi basta-basta magsasalita yan. Pero ang tanong, sa tingin mo, sino ang nagsasabi ng totoo sa dalawa? Sino pa mas pinaniniwala mo? Alam mo kasi, sa totoo lang, wala akong paniniwalaan dun sa dalawa. Whether si Charles Chu, sinasabi okay. niya, zero. Whether si yung spokesperson ng strong group, si Miguel Rocha, he said the truth. Wala akong papanigan dun. Dahil, dapat ang mismo magsalita dyan, ay si Kevin Gambao mismo. Kasi, malinaw, derechahan, hindi natin kailangan speculate. Kung totoo man yung sinasabi, doon sa balitang yun, edi maganda at kahit pa pa na nabigyan na siya ng importansya. Pero, pag hindi naman totoo, edi pagpatuloy niya lang yung ginagawa niya. At kahit okay. pa ba, no, tayo mismo, we will be at peace if siya mismo magsalita. Yun lang. Okay. Di ako sana isasagot ni Billy. Medyo umiwas sa tanong ko. JM, ano sa tingin mo? Ito ba ay katotohanan? Ito umuiwas. Yun ay totoo naman talaga dahil yun then, ay, kasabihin ko, mahirap pasihan. Medyo agree naman ako sa sinabi ni Billy hanggat wala rin naman din i-declare si KQ. Kasi kung naaalala natin during yung championship, di ba? Nag-champion yung Lasal. Anong parinig ni KQ? Babakasyon siya sa Japan, di ba? So may mga tendency na may mga ligang nag-aabanggit talaga sa kanya. May posibleng yung KBL, hindi rin siya kunin. Hindi rin siya kunin. Kumbaga, kay KQ lang talaga yung edit kung paano niya isasabihin talaga kung totoo o hindi. Pero yun nga, pinost ni Manila Bulletin, hindi natin alam kung kanino yung source. Sinabi rin ni Snow Badua. So, ang pinakaabangan lang talaga natin yung sagot ni KQ. Yan naman. Yun yung ano ka, boss pa. So, Dreen, para maiba ng konti yung tanong ko, ano? Ito si Snow,
Madalas ito naglalabas ng mga ganitong klaseng ano eh. At hindi ko alam kung ang galing ng source niya, pero sabi niya his track record speaks for itself. Do you think that track record will not fail him? Dream. Well, alam naman natin talagang when it comes to basketball, malawak din talaga yung connection ni Snow, better than any of us. May point din naman sila, pero honestly sa akin like si ang tawag din yung pinadalang batang player sa US niya, si yung point guard si Andy Himau. Andy Himau, he didn't even say na oh pupunta ako ng US, di ba? Parang it was from multiple sources before siya nag-commit, di ba? So para sa akin, even though summer league is fun, kasi alam naman natin na yung mga NBA scouts, hindi naman sila nag-i-scout lang on the same like night, di ba? On the week before the summer league. All year round yan eh, di ba? So, ngayon pa lang, they're looking for prospects kasi alam naman natin lahat yan. Lahat na pumapasok sa summer league, NBA hopefuls. So, if his name is considered, it's a big factor for us. Kasi honestly, naiintindihan ko yung mga columnista na wanting to pursue the NBA dream kasi ang dami nang nag-try eh, di ba? We had Barks, we had Kobe Paras, I'm going pro, nag-declare pa I'm going pro, pero look what happened, di ba? So I think it's good kasi alam naman natin yung kalibre ni Kevin Kambao, nakakasabay siya sa mga imports din talaga, no? Mga NBA players yung kalaban niya. And honestly, napapanood ko siya kahit na madaling araw yun. No? Nagsasacrifice talaga ako kasi gusto kong makita yung performance nila. At maganda yung pinapakita niya. Pwede siya mag-2, which is, alam naman natin, napakaganda ng height ni KQ, 6'6 yun. Tapos may shooting talaga. At toughness, no? Sa depensa, napakagaling din ang pinapakita niya sa strong group. So I think it's a good sign. I guess not to mention Dream, yung IQ ni KQ, grabe. Teka, JM, i-mute kita, medyo umiingay pag nakaano ko eh. Tingin sa salita. Yung IQ ni KQ, grabe. Grabe. Napanood ko yung laro nila against Hominid Men Vert ng Lebanon. Yung sina Snoop Dogg. Napanood ko si Kevin Gambao. Ang galing niya mag-find ng ano, ng tao niya, lalo na si Dwight. Tinahanap niya nang hinahanap si Dwight Howard. At yun, pinapakain talaga ni Dwight Howard sa loob, ang sarap panoorin. Tapos isipin mo, pag tumitira siya sa labas, ano, wala siyang hindi siya nag-aalangan. Hindi nag-aalangan si KQ to shoot the shot, hindi. Talagang confidence. Mataas ang confidence ni KQ. That's why, if ever, inga, kung magkakatotoo man, that is a big plus for us. At least, kahit pa paano, ito, legit na magaling.